Sa evacuation center, sinalubong ng ilan sa ating mga kababayan ang Kapaskuhan nang bahain ang kanilang mga bahay dahil sa baha na dulot ng walang tigil na pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Kaya't agad na inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno, maging ang lokal na pamahalaan na magbigay ng mabilisang ayuda sa mga naapektuhan ng pagbaha para mayroon naman silang mapagsaluhan sa Pasko. Maliban sa sapat na tulong, tiniyak din na naka-alerto ang mga kinaukulang sangay ng pamahalaan para sa agarang search and rescue sa mga nawawala o retrieval sa mga posibleng namatay. May ulat si Mela Lasmoras. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok ang mga otoridad sa matinding pag-ulan at pagbaha na tumama sa ilang panig ng bansa. Ayon sa Pangulo, mayroon na silang nakaantabay na pondo para rito. Ipinamamahagi na rin ang mga food pack at iba pang kagamitan para sa halos 20,000 pamilyang apektado roon. Sa hiwalay na pahayag ng Office of the Press Secretary, na ipwesto na ang mga kinakailangang ayuda at mayroon na rin 24/7 operation center sa Eastern Visayas. Sa Northern Mindanao naman, namahagi na rin ang mga pagkain at iba pang gamit at inaalam na ang lawak ng pinsala ng sakuna. Sa pinakabagong ulat ng DSWD Central Office, nasa halos 70,000 individual mula sa 98 barangay sa Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region ang naapektuhan ng kalamidad, dulot ng shear line o linya ng makakapal na ulap dala ng pagsalubong ng malamig at mainit na hangin. Higit 60,000 na rin ang inihanda nilang family food packs bukod pa sa quick response at standby funds. Sa panayam naman ng PTV sa DSWD Eastern Visayas, sa ngayon po, may mga pakunti-kunting pag-ulan pa doon sa Eastern Samar. Ang panawagan ko lang po sa ating mga flood victims ay keep safe muna tayo at asahan ninyo na darating ang aming tulong. Iba't ibang hamon man ang dumating sa bansa, pagtitiyak ng mga otoridad, lagi't-lagi silang tutugon sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Mela Lasmoras para sa Bayan.